Babasa ng salita ng Panginoon. Please open your Bible in the book of Job, chapter 19, verse 25. Job 19, verse 25. Andiyan na po kayo. Okay, basahin po natin na sabay-sabay. Job 19, verse 25. Ready? Read. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Praise God for the reading of his word. Shall we come to the Lord in prayer? Let us bow down our head and close our eyes. Most gracious, loving Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, thank you once again for the blessed opportunity that I may share your word according to your will. Lord God, I ask for your forgiveness. Cleanse us from all iniquities and unrighteousness residing in our heart. Forgive our sins. Guide us with your Holy Spirit as we study and continuously seek your word. Grant us a teachable spirit. May the Holy Ghost fill our hungry soul with your words. Bless the message and the messenger. Cover me with your precious blood that they may not see my weaknesses. Thank you, Lord God, for the privilege and opportunity to share your words. Thank you for your loving kindness. Thank you for all the brethren who are willing to listen to your words. Bless each and every one of us. I ask all these things in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Amen and amen. Okay. Tuloy po tayo sa ating nakaraang Friday about rapture. Okay. So naniniwala tayo sa second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung kanyang pagbabalik mula sa langit, and it will be personal, visible, and glorious. Ito yung ating blessed hope. Ito yung ating hinihintay at palagi nating pinapanalangin. Okay? Binabanggit ito sa Titus chapter 2 verse 13. Let me read to you. Sabi po, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Okay? At mababasa natin sa Revelations chapter 1 verse 7, sabi po, behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him, even so. Amen. Sinasabi na, he cometh with clouds and every eye shall see him. Okay? Bago po ma-establish ang kanyang kaharian sa lupa, Jesus will come for his church. Ito yung kaganapan o pangyayari na tinatawag na rapture. At that time, ang mga patay kay Kristo, yung dead in Christ, ay bubuhayin muli. At yung mga buhay naman, buhay na Kristiyano, yung mga mananampalataya, ay aakyat upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid, no? Sa ere, at makakasama na natin siya magpakailanman, no? Sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 54, basahin ko po, sabi, behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, no? Yung sleep natin na sinasabi po ay yung kamatayan, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, and at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Okay? Yung pong mga patay ay bubuhayin, no? Papalitan ng incorruptible body, and we shall all be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Okay? So lahat ng mga nauna ng namatay ay bubuhayin po, no? Bibigyan ng bagong katawan, ng bagong incorruptible body. 1 Thessalonians 4:14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Okay? Yung which sleep in Jesus, yung pong mga namatay na mananampalataya ay bubuhayin. Okay?
Sa muling pagkabuhay na ito, ang mga namatay kay Kristo ay magkakaroon ng redeemed soul and spirit unified with a body similar to Christ's glorified body. Okay? Ang mga Kristiyano na nabubuhay sa event na ito, yung pong buhay na abutan natin sa rapture ay hindi na mamamatay at babaguhin ang katawan ng katulad din ng sa Panginoong Hesukristo. Tulad po na sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 2, Beloved, now we are the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. No? Sabi po, we shall be like Him. Kung paano natin siya nakikita, magiging gayon din tayo, no? For we shall see Him as He is. No? We shall be like Him. Ito yung ating pag-asa. Ito yung ating motivation for holy living. Ito rin yung ating source of comfort. Sabi po sa 1 John chapter 2, verse 28, And now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Kaya sabi po sa 1 Thessalonians 4:18, Wherefore, comfort one another with these words. So, walang sino man ang nakakaalam ng araw o oras kung kailan ito magaganap. No? Dahil anytime ay mangyayari ito. Rapture, hindi natin alam. Mamayang gabi, bukas na madaling araw, o ngayon. No? Matthew 24 verse 36, sabi po, But of that day and hour knoweth no man. No? Wala nakakaalam. Not the angels of heaven, but my Father only. So, ang Diyos lang ang nakakaalam. John 6:39, sabi po ng Panginoon, This is the Father's will, which hath sent me, that of all which He hath given me, I should be lose nothing, but should raise it up again at the last day. Okay? So matapos ang rapture of the church, ang mga Kristiyano ay dadalhin sa judgment seat of Christ. Okay? In judgment seat of Christ na to, hindi po para parusahan ng mga Kristiyano, yung mga mananampalataya, kundi ito po yung pagtanggap ng reward. Okay? Reward doon sa mga gawain na na-accomplished. No? Kung tayo ng mga naging soul winner, so meron tayong mga reward na tatanggapin sa Panginoon. No? Doon po sa judgment seat of Christ. Sabi po sa Romans 14, chapter 14, verse 10 hanggang 12, But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught by thy brother, for we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then every one of us shall give account of himself to God. No? So lahat ay magbibigay ng account sa Diyos. No? Hindi po para parusahan. Ito po yung sa judgment seat of Christ, kundi sa pagtanggap ng reward. Sabi po sa 2 Corinthians 5, chapter 5, verse 10, For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he that done, whether it be good or bad. Okay? So hindi ito po judgment para malaman ang kaligtasan mo o ikaw ay ligtas, ito po ay isang gandimpala, no? Reward for labor in Christ on Christ's behalf. 1 Corinthians chapter 39, chapter 3 verse 9 hanggang 15. Basahin ko po, For we are all laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon. But every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man works abide, which he hath builded upon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Okay? Ang rapture ay panahon na kung saan
magpapasimula ang period na binabanggit sa Biblia, no, sa Bible, ng the great day of his wrath, no, in the great tribulation and the time of Jacob's trouble. Sabi po sa Revelations chapter 6 verse 17, sabi po, for the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Sabi po sa Revelation 7:14, and I said unto him, Sir, thou knowest, and he said to me, these are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. No? So Jeremiah chapter 30 verse 7, alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. So ang purpose nito ay para ihanda ang Israel para sa kanyang Messiah. Ito po ay mababasa sa Zechariah chapter 12 verse 2 hanggang 3 at sa Zechariah chapter 14 verse 1 hanggang 3. Sa pagtatapos po ng tribulation, ang Panginoong Jesus ay babalik kasama ang lahat, no? Kasama ang mga host of heaven, pati na rin ang iglesia, upang ma-establish ang Messianic kingdom on earth. Okay? So ito po ay mababasa sa Revelation chapter 19 verse 7 hanggang 9, sa Revelation chapter 19 verse 14, no? Kung meron po kayo diyang lapis at papel, lista nyo po para maunawaan po natin lahat, no? Ang rapture, 1 Thessalonians chapter 3 verse 13, Zechariah 14:9, Revelation 19 verse 15 hanggang 16. No? Ang kanyang kaharian dito po sa langit, no, second coming, ay tatagal ng 1,000 taon. Okay? Binabanggit po ito sa Revelations chapter 20 verse 2 hanggang 6. Ang second coming ng Panginoon na ito, ito po ay, no, yung lahat ng mga antichrist ay itatapon sa lake of fire. Okay? Itatapon sa lake of fire. At si Satan, no, Satan will be bound for 1,000 years. Mababasa po yan sa Revelation chapter 19 verse 20. Sabi po, and the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Ito po yung binabanggit na yung pagkatapos po ng rapture, ito na po yung pakakawalan. Nakaano po si Satan, ano? Pati yung mga antichrist at yung mga tinatakan, ano? Yung mark of the beast. Sa Revelation chapter 20 verse 1 hanggang 3, sabi po, I saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, the old serpent, which is the devil, and Satan bound him 1,000 years. And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loosed a little season. Bawat mga bansa at yung mga kanilang mga representative po, sinasabi ay hahatulan. Mababasa po natin sa yan sa Joel chapter 3 at sa Matthew chapter 25. Ang Israel ay ibabalik sa kanyang lupain. No? Israel will be restored and never more to be removed. The Bible declares in Amos chapter 9 verse 15, sabi po, and I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled up out of their land which I have given them, saith the Lord thy God. Ganon din po sa Ezekiel chapter 34 verse 28, sabi po, and they shall no more be a prey to the heathen. Neither shall the beast of the land devour them, but they shall dwell safely, and none shall make them afraid. So this time, the Lord Jesus Christ will reign with firmness and equity. Ang Panginoon ay maghahari, no, ng walang hanggan, ha? Maghahari ng may katatagan at katarungan. Sabi po sa Isaiah chapter 11 verse 4, but with a righteousness shall be judged the poor, he shall judge the poor and reprove with equity for the meek of the earth, and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. Huh?
Sinasabi po sa Psalms chapter 2 verse 9, thou shalt break them with a rod of iron, thou shalt dust them in pieces like a potter's vessel. So sinasabi po na ang kaharian ng Panginoon ay magkakaroon ng material and spiritual blessings dahil ang sumpa sa mundo ay aalisin. No? Ito po ang sinasabi sa Romans chapter 8, verse 19 to 21. Sabi po, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. So sinasabi po na that we shall be delivered from the bondage of corruption. Pwede po sa Revelation chapter 20 verse 7 hanggang 9 na ang Messianic Kingdom o kaharian ng Diyos ay magtatapos, no? Sa rebellion at apostasy. Apostasy po yung mga tumalikod sa Diyos, no? So dudurugin ng Diyos ang rebellion at ito ang huling labanan sa panahon na yon, no? At itatapon si Satanas doon po sa Lake of Fire, no? Sa lawa ng apoy. Okay? The Bible declares in Revelation chapter 20 verse 10, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are and shall be tormented day and night forever and ever. Okay? So doon na po si taning paparusahan, no? Yun na po yung kanyang parusa na tatanggapin ng walang katapusan. Sabi po, shall be tormented day and night forever and ever. Gayun din po sa lahat ng mga tumanggi sa salita ng Diyos, no? Lahat ng tumanggi ay mabubuhay na magmuli. Ito po ay mababasa sa Revelation chapter 20, verse 11 hanggang 13. Kaya sila bubuhayin dahil hahatulan sila ng Panginoong Jesus. Okay? At sila ay itatapon sa Lake of Fire. Ito yung lugar na kung saan sila ay magdudusa ng walang hanggang katapusan. Okay? So yung mga Antichrist, yung mga tumanggi sa salita ng Diyos na namatay na, ay bubuhayin pa ulit. No? Pero sila ay itatapon sa Lake of Fire. Sinasabi po sa Revelation chapter 20 verse 14 and 15, and death and hell were cast into the Lake of Fire. This is the second death. No, ito pa yung sinasabing second death. No? Pero mo, namatay ka na, bubuhayin ka ulit para patayin ulit. No? This is the second death. Ito po yung second death na tinatawag ay ang kaparusahan. Kaya po sabi sa verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Okay? Itatapon sa lawa ng apoy. Sinasabi ng Panginoon, sabi po ng Panginoon sa Mark chapter 9 verse 48, where their worm dryeth not and the fire is not quenched. No? Biruin mo, yung apoy na naglalagablab ay hindi namamatay. No? Walang kamatay ang apoy. No? Patuloy yung kanyang sindi. No? Kung yung kalan naubusan ng gas, ito po hindi naubusan. Dire-diretso. So, sunugin dito po nakasalang lahat ng kaluluwa. No? Lahat yung kaluluwa na hindi tumanggap sa Diyos, lahat ng Antichrist. Okay? Kaya ating katawan, mes, body, soul, and spirit. Okay? Yung soul na yun, yung kaluluwa na yun, yun ang parurusahan. No? Yung nakakaramdam na yan, kurutin mo yung katawan mo, kurutin mo yung braso mo, mararamdaman mo yung sakit, yan yung paparusahan. So mararamdaman mo yung init na yun sa impyerno, lahat ng mga tumanggi sa Panginoon. Okay? So matapos ang paghuhukom na ito, magkakaroon na isang bagong langit at isang bagong lupa. Okay? Kung saan ang katarungan ang magiging pamantayan. Okay? Sabi po yung righteousness is the norm. No? Bagong norm. New norm. Sinasabi ito sa 2 Peter chapter 3 verse 13, nevertheless, we, according to His promise, look for a new heaven and a new earth, wherein dwelleth righteousness.
So magkakaroon na isang bagong langit at bagong lupa. Meaning to say that righteousness will be the norm. Okay? Magkakaroon ng isang bagong Jerusalem at ang everlasting presence ng Diyos ay makikita doon po sa lahat ng kanyang tinugos. Okay? Ito ay mababasa sa Revelation chapter 21 verse 2 and 3 at sa Revelation chapter 2 verse 3 and 5. Okay? Sabi po sa Revelation chapter 2 verse 3 and 5, "And has borne and has patience and for my name's sake has labored and has not painted. Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first work, or else it will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place, and except thou repent. Kung hindi tayo magbabago, hindi natin susuko, magre-repent sa Panginoon, yan po ang mangyayari. Okay? Second coming. So in conclusion, tandaan po natin na ang tribulation, ayon po sa salita ng Diyos, ay ang paglilinis ng Diyos sa Israel at hindi sa church. Walang sinasabi saan man sa Revelation chapter 4 verse 1 hanggang chapter 19 to 7 ang nabanggit patungkol po sa mga saints sa church age. Ang bawat mga mananampalataya, lahat ng mananampalataya ay na-save na po sa panahon ng tribulation. So malinaw ang dahilan sapagkat ang mga Kristiyano sa present dispensation of the church age na siyang body and bride of Jesus Christ are already in heaven with Him. Okay, nasa langit na. Having been raptured before the 7-year tribulation. Nag-rapture na, kinuha na ng Panginoon, no? Lahat ng mananampalataya bago ang tribulation. So kaya bago pa magkaroon ng great tribulation, lahat ng mananampalataya ay nasa langit na. Kasama na ng Panginoon. Na-rapture na. Okay? Amen po ba? Kaya wala pa po tayo sa tribulation. Kaya pag nagka-tribulation, bago mag-tribulation, I mean, ay nasa langit na po lahat ng mananampalataya. Nandoon na po tayo kasama ng Panginoon. Sinalubong natin siya sa langit. No? Yung buhay at yung mga patay ay bubuhayin ng Panginoon, bibigyan ng glorious body. And this is our blessed hope. Amen? Amen. Shall we come to the Lord in prayer? Please bow down your head and close your eyes. Most gracious Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, with the power of the Holy Spirit. Lord God, salamat po sa privilege na makapag-aral at makapag-atid ng iyong salita. Salamat po sa iyong mensahe na naihayag niya yung umaga. Salamat po sa katotohanan na ang iyong mga anak, Panginoon, ay hindi po makakaranas ng kapighatian. At mga paghihirap po sa Great Tribulation. Dahil bago po ito mangyari, ay dadagitin mo na ang iyong mga anak. At sa iyong pagbabalik, ay sasalubuhin ka po namin, Panginoon, sa iyong pagbaba mula sa langit. Tunay nga po, Lord God, na ang pagbabalik ng Panginoon ay wala po nakakalam. Kaya ang aming samo at dalangin ay nawa, datnan mo po kami nagpapatuloy sa iyong gawain. At sa iyong iglesia na naitatagpo dito sa lupa. Patuloyin po kayong patnubayan, gabayan, ingatan at hawakan ng aming buhay upang sa aming paglakad dito po sa mundong ibabaw ay ikaw lamang po mapapurihan at madakila sa aming buhay. Guide us, Lord God, as we continue to live our life according to your mighty will. Turuan mo po kami, Lord God, na matutunan na magkaroon at maglaan ng oras sa pag-aaral ng iyong salita. Turuan po kami na maging matatag at mapagtagumpayan po ang lahat ng mga gawa ng kalaman. Patuloy mo pong gabayan at patnubayan ng iyong iglesia at patuloy po na maihayag ang iyong salita at gamitin mo pong bawat isa na maihayag po namin ang gospel of salvation sa bawat kaluluwa. Dalayan ko rin po ang pagkalooban po kami ng pastol na mamumuna po sa iyong ubasan. Lord God, dalayan ko po ang divine protection. Keep us safe, Lord God, at salamat din po sa bawat isa na nakasama namin sa iyong
mensahe na ihayag po ngayong umaga. Dalangin po namin na mapaglingkuran ka ng buong puso at naayos sa iyong kalooban. Patawad po sa aming mga pagkukulang at mga kasalanan na gawa. Na minsan kami po ay nakahatak ng mundo at napaglalalangan po ng kalaban. Linisin mo po aming mga maruming puso at isipan at ingatan, gabayan mo rin po ang bawat mananampalataya, maging aming mga magulang at asawa, mga anak na malayo po sa aming piling. Maging bawat kapatiran po na may karamdaman, Lord, abutin mo po, pagalingin na yung mapagpalang kamay. I-bless po yung bawat gamot na iniinom upang maging kagalingan ng aming lupang katawan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng tamang isipan upang sa bawat sandali na aming buhay ay wala po kaming naisin, kundi ang mapaglingkuran ka ng buong puso. At mamuhay po na naayos sa iyong kalooban. Protectionan po, Lord God, ang trabaho ng iyong mga anak. Patuloy po i-bless ang pinagmumulan at pinanggagalingan po ng iyong biyaya. Sa ilangan po ang kapihan at ang kalwalhatian, dahil ang lahat ng ito po ay aming samot dalangin sa tangilang pangalan ng Kristo Jesus, aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. To God be all the praises and glory. Mabiyayang umaga po sa inyong lahat. Enjoy your weekend. Be a blessing. See you po sa Tuesday para sa ating pulong panalangin. Salamat po sa bawat kapatiran na nakasama natin ngayong umaga. Okay? Salamat po. God bless you all. Bye-bye.
Okay, isa pang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Dadako po tayo sa ating pulong panalangin. Amen? Amen. Okay, tayo po muna yung awit ng papuri sa ating Panginoon. Awitin natin ang Because He Lives. Okay, salamat po sa ating pag-aawitan. Buksan po natin ang ating mga Bible in the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Andiyan na po kayo lahat? Okay. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So thank God for the reading of His word. Tayo po ay saglit na manalangin. Let us bow down our head and close our eyes. Most gracious, loving Father, lumalapit po kaming muli, Panginoon, sa iyong trono ng biyaya upang magpuri at sumamba sa Espiritu at Katotohanan. Patnubayan po kami, Panginoon, sa aming maikling pag-aaral na yung salita. Gabayan po kami ng banal na Espiritu. Maunawaan po namin ang nais mong ihatid sa aming puso at maipamuhay ng nais po sa iyong kalooban. Patawad po, Lord God, sa aming mga kasalanan na nagawa sa isip, sa salita at sa gawa. Maging sa mga bagay na hindi po nakalulugod sa iyo. Inisin po kami na iyong banal na dugo at maging karapat dapat na makalapit sa iyong paanan, Panginoon. Tanganan mo po kami at ingatan, bigyan po kami ng teachable spirit at ikaw lamang po may taas at mapapurihan sa aming kalagitnaan. Inaangkin po namin ang katagumpayan ng iyong salita na mga katugunan po sa aming mga panalangin. Dahil ito po ang aming samo at dalangin, sa nangilang mong pangalan ng Kristo Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Okay? Gandang gabi pong muli. Okay, patuloy po tayo sa ating devotion patungkol po sa pananalangin. Okay. Last Tuesday, ang ating napag-aralan ay kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos kung hindi tayo nananalangin. Ha? At ngayon naman, ang ating katanungan ay paano ko malaman ang ipapanalangin? Okay? Simula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament ay inutusan na ang mga tao na manalangin. Inutusan na tayo ng Diyos. Kapag may kinakaharap tayong mga problema, alam natin kung ano ang ating mga ipapanalangin. Humihingi tayo ng tulong sa Panginoon para tayo ligtas. Humihingi tayo ng provision, deliverance, o healing. Okay? May mga pagkakataon na alam natin na dapat tayong manalangin, pero hindi tayo sigurado kung ano ang dapat ipanalangin. Sabi sa ating verse na binasa sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Kung tayo ay tatawag sa Diyos ng may pagpapakumbaba, hanapin siya at mananalangin at lalayuan ng mga masamang bagay, no, lumayo sa kasalanan, tutugunin ito ng Diyos at papatawarin ang ating mga kasalanan.
maraming suggestions para tayong manalangin. No? Maraming mga sinasuggest o itinuturo. Ito naman yung makakatulong sa atin. Alam niyo po yung mga suggestion. Ito yung five-finger prayer. Alam niyo po yon. At yung acronym ng ACTS. No? A-C-T-S. Pero ang Panginoon ay nagbigay ng prayer pattern. No? Nagbigay ng prayer pattern sa atin. No? Sa kanyang mga disciples at sa atin na dapat natin sundin. Sa Matthew chapter 6, 9-14. At kung ito ay ating susundin, hindi tayo maubusan ng topic na dapat natin ipanalangin. Okay? Sinasabi po sa Matthew chapter 6, verse 9-14, sabi po ng Panginoong Jesus, sabi po niya, after this manner, therefore, pray ye. No, sabi niya, no? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Sabi po sa verse 14, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. So pwede natin gamitin ang model prayer ng Panginoon na itinuro niya. No? Kung baga, pwede itong template at gamitin para sa ating mga pangailangan, no? Sa ating pananalangin. So tingnan natin ang model prayer na ito ng Panginoon para malaman natin kung paano natin may apply sa ating prayer life. Sabi po sa verse 9, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Sabi po sa Tagalog, Ama namin Diyos, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Sa Diyos lamang tayo dapat nananalangin. At ang isang pangunahing bagay na ipinapanalangin natin ay sambahin natin ang pangalan ng Diyos. Iyon ang ipinapanalangin natin na gawing banal ang pangalan at karangalan ng Diyos. Na dapat nating pakabanalin ito. Okay? Ang Diyos ay banal at karapat-dapat sa lahat ng kapurihan at karangalan. At ang ating unang prioridad ay manalangin para makita ng buong mundo kung gaano kadakila at banal ang ating Diyos. Okay? Sabi po sa verse 10, Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. No, sabi sa Tagalog, dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa gaya ng nasa langit. So bago natin simulan ang listahan ng mga pangailangan, dapat nating ipaalala sa ating sarili na ito ang kalooban ng Diyos sa atin, hindi yung kagustuhan natin. No? So before we start down our list of needs, we must remind ourselves that it is God's will we desire, not our own. Ang pangunahing layunin ng panalangin ay para sa kalooban ng Diyos at hindi sa kagustuhan natin. Okay? So mababasa natin sa Matthew 26, verse 39 at sa verse 42, kung paano ang Panginoon ay nanalangin sa Ama. Sabi ng Panginoon na kalooban mo mangyari at hindi ang kagustuhan ko. Matthew 26 verse 39, sabi po ng Panginoon, yung Panginoon po, He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup away from me. Nevertheless, not as I will, but thou will. So ganun din sa verse 42. No? Sabi po, O my Father, let this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. So dapat nating tiyakin na ating mga puso ay nasa tamang relasyon sa Panginoon. Para ang ating mga panalangin ay higit pa sa mga nakalista ng ipagkakaloob at tutuparin ng Diyos. No? Kaya't pinapanalangin natin na ang kalooban ng Diyos ang matupad sa ating mga puso at buhay. Kahit ano pa ang ating hilingin, ito ay kanyang pagkakaloob. No? Sabi po sa verse 11, sabi ng Panginoon, give us this day our daily bread. Ibigay mo sa amin na aming kakainin sa araw-araw. Tayo ay sinabihan na hilingin natin ang ating pangangailangan sa araw-araw. Sinabi ng Panginoon sa
Matthew chapter 7 verse 7 to 8, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asks receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. No? So, mapupunan niyo po, no? Sabi, ask, seek, knock. No? Ang isa sa dapat nating ipanalangin ay ang pang-araw-araw natin na pangailangan. Our daily necessities. Ito ang karaniwan na dapat nating ginugugol sa pananalangin. Our daily necessities. Dahil ito ang nagtutulak sa atin para manalangin. Ano man ang gumugulo sa ating puso, ano man ang ating mga takot, pangailangan, o mga pagkambalisa na bumabagabag sa atin, sinabi sa atin na ibigay natin ito sa Panginoon. Eh, sabi sa 1 Peter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ang sabi po ay ilagak, no? Ibigay. Ibigay natin ang mga bumabagabag sa atin. Dahil ang Panginoon ang siyang bahala sa atin. No? Sabi po, for He careth for you. No? He careth for you and me. He careth for us. No? So ano man ang ating problema, no? Problema sa trabaho, hindi pagkakasundo ng pamilya, problema sa pera, problema sa anak, lahat ng problema. No? Ang lahat ng problema na yan ay pumapaloob sa give us this day our daily bread. Ano man ang nagpapahirap sa ating kalooban ay maaari nating ibigay, ilagak sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Okay? Sabi sa verse 12, and forgive us our debts as we forgive our debtors. No? Patawarin sa aming mga utang tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Okay? Ang isa pang bagay na ipinapanalangin natin ay ang kapatawaran. No? Personal forgiveness. Dito maaaring maging masakit ang pananalangin. No? Kung ating puso ay taos puso sa harapan ng Diyos, iahayag niya ang mga bagay na kung saan tayo ay nakakapit sa kasalanan or living in unforgiveness. Namumuhay tayo na hindi natin kaya magpatawad. No? O hirap tayo magpatawad. So we are invited to confess our sins at asahan natin ang isang ganap na kapatawaran. Okay? We must expect a full pardon. Tulad ng palagi pinapaalala sa atin sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang kailangan ng Diyos sa atin ay mag-forward. No? Move forward. Dapat tayong maging handa na patawarin ang mga nagkasala laban sa atin. No? So, kung inyong naalala sa Matthew 18, verse 21 hanggang 35, kung saan ang kapatawaran ay pinagkaloob ng master sa kanyang servant. No? Subalit itong servant na pinatawad ay hindi naman nagpatawad sa kapwa niya may pagkakautang sa kanya. Kaya ano ang nangyari? Nagalit ang master sa servant. Sinabi ng master na, pinatawad kita, bakit hindi ka marunong magpatawad sa kapwa mo? As we ask forgiveness for our own transgressions, we must ready our hearts to forgive those who hurt us. Okay? Verse 13, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. No? Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ang Diyos ay hindi tayo aakayin sa tukso. Mababasa natin yan sa sinasabi sa James 1:13-14. Sabi po, let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Ang Panginoong Hesus ay nagtuturo sa atin na may masamang tukso sa atin. Kaya humiling tayo sa Diyos na proteksyonan tayo sa mga masasamang gawa ng kalaban. Ang bawat tukso na kinakaharap natin, ay naranasan din ito ng iba. Ang Diyos ang magbibigay sa atin kung paano natin ito mapagtatagumpayan. Okay? At ang tukso na ating nararanasan ay makakayanan natin. No? Dahil ito po ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. No? There hath no temptation taken you but such as is common to man.
But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but within the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. So tanggapin natin na tayo'y maaaring mahulog sa tukso. No? Pwede tayong mahulog sa tukso, magkasala. Tumatawag tayo sa Panginoon na protektahan tayo. Okay? God is faithful. Ipanalangin natin ito at ating harapin at bibigyan tayo ng kaparaanan kung paano natin ito mapagtatagumpayan. Sabi po, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Ang Panginoon rin ang gagawa ng paraan kung paano natin ito malalampasan. No? Sabi po, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. No? Karugtong pa ng verse 13, kanina, no? Sabi po, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Sa ibang version ng Bible, ay inalis itong part na to. No? Hindi nyo ito mababasa sa ibang Bible verses. Sa NIV, ESV, New, ano ba yan? Basta karamihan. Sa King James lang ito na meron. No? For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Sa ibang version, inalis yung part na yan. At yung iba ay nilagyan ng open-close parenthesis. No? Ito ay malaking tulong sa ating pananalangin. Yung last part na yan. Dahil matapos natin pagkalob sa Diyos sa ating mga kahilingan, dapat nating tandaan kung ano at sino ang Diyos. Okay? Because worship is an important part of prayer. Madalas ay tumatalon agad tayo sa amen matapos natin masabi yung ating mga kahilingan sa Diyos. No? Hindi man lang tayo nagbigay ng papuri sa kadakilaan ng Diyos. Kaya ang paalala sa atin sa Philippians 4:6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Dapat na sa ating pagtatapos, ang lahat ng papuri ay nararapat sa Diyos. Dapat na sinasabi natin na, Panginoon, ikaw lamang karapat dapat sa lahat ng pagsamba at papuri. Ang iyong kalooban ang mangyari at hindi ang sa akin. Ikaw lamang ang nararapat sa aking pagsamba. Tamam? You alone deserve my adoration and my obedience, and I freely give it. Itong ating prayer model na ipinagkalob ng Panginoon sa atin ay malaking tulong. Pero hindi ito limitado sa mga nasabi ko. No? Ang pananalangin ay communication with God. Prayer is our conversation with God. No? We should pray all day about everything. Itinuturo sa atin sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. No? Habang natututo tayo sa banal na kasulatan, mas lalo natin ibalik sa Diyos sa pananalangin ang mga papuri at pasasalamat. Okay? The more we learn from the scripture, the more we can pray it back to God. Maging sa Psalms, no? Ang Psalms ay puno ng mga verses ng pananalangin na madalas ay mga ano, pangyayari sa ating buhay, nangyayari sa ating buhay. Kung hindi natin alam ang ating ipapanalangin, maaari natin buksan ang Psalms. Tulad ng Psalms chapter 6, chapter 23, chapter 27, chapter 73, chapter 131. Marami po yan. Ang pananalangin, tanda natin, ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. No, hindi ito formula. Pero minsan ay kailangan natin ng paraan para maayos ang ating prayer time. No? Prayer time natin sa Panginoon. Tulad ng aking nabanggit, pwede natin gamitin panalangin ang Psalms o kahit yung iba pang scriptures. No? Tulad ng Lord's Prayer, no? Yung ating binasa kanina, at yung ACTS method, yung ACTS. No? ACTS method. Ito yung adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Pwede rin natin guide yung ating five fingers, na? Five finger prayer. Ito yung sinasabing five finger prayer. Okay? Kapag hawak natin yung ating kamay, etong thumb
na malapit sa iyo, no? So ang ipapanalangin mo, yung close to you, no? Say for example, your loved ones. Yan po yung binabanggit sa Philippians chapter 10 verse 5. Index finger, ito yung pointer, ano? Ito yung mga nagtuturo, Bible teacher, preachers, and those who teach children, no? Next finger, ito yung pinakamatangkad, ano? Ibig sabihin, pag-pray natin, those who are in authority over you, no? Yung mga leaders, no? Yung supervisor sa trabaho, yung mga nakakataas sa atin. Yung pang-apat, which is the weakest finger, no? Yung ring finger, for those who are in trouble or who are suffering. Tama? Then, your little finger, it reminds you of your smallness in relationship to God, no? God's greatness. Ito yung Philippians 4:6 saka Philippians 4:19 para supply yung ating needs, yung ating mga pangangailangan. Okay? So, ano man yung paraan ng pananalangin na ating gagamitin, manalangin tayo sa ating Diyos with humbleness. Okay? Makipag-usap tayo sa Kanya ng puso sa puso. Nais ng Diyos na marinig ang laman ng ating puso. He wants to hear what's on our heart. Amen? Okay, shall we come to the Lord in prayer? Let's bow down our head and close our eyes. Most gracious, loving Father, in the name of Jesus Christ, our only Lord and Savior, through the power of the Holy Spirit, Lord God, thank you for the opportunity and privilege that we can come to your throne of grace and pray for our needs. We thank you, Lord, and we claim the victory and the blessings of the message that you impart to each and every one of us. Dalayan ko pong muli na nawa magkaroon na po ng katapusan yung pandemic na nagpapahirap po sa buong mundo. Nawa makapamuhay na po kami ng normal at walang pinangambahan. Dalayan ko po na ingatan po kami, Lord God, sa lahat po ng uri ng karamdaman at kapahamakan, lalo na po sa pandemic. Patuloy po namin tataas si Lord God, si Ann Gomez at Donnie Cachola. No? Abutin mo po sila, ingatan, gabayan, patnubayan at pagalingin po na yung mapagpalang kamay. Inadalain ko rin po ang patuloy na pag-iingat kay Brad Tony at maging sa kanyang mga kasamahan. Tanganan mo po ang kanilang buhay at makita po nila maranasan ang kapangyarihan mo, Panginoon. Inalapit ko rin po sa iyo, Panginoon, si Cheryl Sambrona na may breast cancer. Dalain ko po na ang iyong paggabay at kagalingan sa kanyang karamdaman, hipuin mo po na iyong mapagpalang kamay at i-bless maging gamot na kanilang iniinom. Inalapit ko rin po, Panginoon, ang bawat kapatiran po na may pagsubong na pinagdadaanan. Bigyan mo po ng kapatanagan, kapayapaan at katagumpay ng bawat pagsubong na kinakaharap. At maging yung mga nakakailangan po ng trabaho, ikaw po ang patuloy na mag-provide. Dalain ko po, Lord God, yung work permit po ni Sister Harley na maayos na po at ito po ay ma-release. Let your will be done. Salamat po, Lord God, sa katugunan ng iyong panalangin kay Brother Russell. Patuloy po siyang gabayan at nabayan at katagpuin ang mga pangailangan sa kanyang pagbabakasyon. Patuloy po ingatan, gabayan at patnubayan po ang lahat ng mga patiran na nasa medical fields. Sila Sister Myra, Sister Mali, Sister Choi, Sister LDR, Sister Sherlyn. Cover them with your precious blood, Lord God. Dalain ko po ang protection mo, Panginoon, kay Silin, Panginoon, gabayan, patnubayan, ingatan at hawakan mo po ang kanyang buhay. Bigyan mo po ng wisdom and knowledge, guidance and protection, lalo na po sa kanyang work. Dalain ko rin po ang protection ng work ng mga kapatiran. Patuloy po itong i-bless, yung pangangailangan, yung pinanggagalingan po ng yung pagpapala. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, employment application ni Cesar sa abroad. Dalain ko po ang iyong blessing. Nawa ito po ay maging maayos na at ma-provide po ang kanilang needs at maging smooth po, Panginoon, ang processing ng kanilang mga documents. Patuloy mo rin po ingatan, gabayan, patnubayan si Gian at si Coco. Patuloy mo pong pagkalooban ng wisdom and knowledge sa kanilang pag-aaral at lamaki po, Panginoon, ang naayon po sa iyong kalooban. Ngayon din po si Celine, si Natalia, na patuloy mo rin pong gabayan, Panginoon, at palakihin ang naayon po sa iyong kalooban.
Patuloy po paingatan ng bawat isa at ang bawat family ng iglesyang ito. Bigsin mo po kami ng pag-ibig at patatagis namin pananampalataya. Patuloy mo rin paingatan at i-bless ang bansang Pilipinas, lalo na po yung aming president. Bigyan po sila ng sapat kalakasan at katalinuhan maging yung mga leaders. Patuloy mo rin paingatan at gabayan ang aming mga mahal sa buhay na malayo po sa aming piling. Keep us safe, Lord God, at salamat pong muli sa bawat isa na nakasama namin sa aming maikling pulong panalangin. Pagpalain, gabayan, patnubayan, tanganan at ingatan po ang aming buhay, ito po yung buhay ng bawat kapatiran at mananampalataya. At nawa, datnan mo po kaming patuloy na nagtatapat sa iyong umbasan. Dalahin ko po na iyong salita ay tumimo sa aming puso at isipan, at patuloy namin na may pamuhay at magamit para lamang po sa iyong kapurihan at kalwalhatian. And as we come to the end of our short devotion, guide us once again for another week of protection, love, and safety. We give you back all the highest praise and glory in the name of Jesus Christ, our only Lord and Savior. Amen and amen. Amen. To God be all the praises and glory. Gandang gabi pong muli sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa bawat isa na nakasama sa ating pananalangin. Okay? See you sa Friday sa ating worship service. God bless you all. Bye. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Morning. Okay, Friday na naman. Okay, at narito po tayo para sambayin ng ating Panginoon sa Espiritu at Katotohanan. Sambayin natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating pananambahan ngayong umaga. Bilang panimula, tayo po muna yung umawit sa ating Panginoon.
purihin natin siya at sambahin sa pamagitan natin pag-aawitan. Awitin natin ang Nearer, My God to Thee. Nearer, my God to Thee, nearer to Thee, even though it be a cross that raiseth me. Still all my song shall be salamat po sa ating masayang pag-aawitan. Please open your Bible in the book of Titus, chapter 2, verse 13. Titus 2, 13. Andiyan na po kayo? Amen. Titus 2, 13. Basahin natin na sabay-sabay. Ready? Read. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Praise God for the reading of His Word. Shall we come to the Lord in prayer? Let us bow down our head and close our eyes. Most gracious, loving Father, I thank you once again for this blessed opportunity that I may share your word according to your will. Lord, I ask for your forgiveness. Cleanse us from all iniquities and all unrighteousness residing in our heart. Forgive our sins, in words and in deed, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Guide us with your Holy Spirit as we study and continuously seek your words. Grant us teachable spirit, and may the Holy Spirit fill our hungry soul with your words. Bless the message and your messenger, Lord God. Cover me with your precious blood that they may not see my weaknesses. Thank you, Lord, for the privilege and opportunity to share your words. Thank you for your loving kindness. Thank you for all the brethren who are willing to listen to your words. Bless each and every one of us. I ask all these things in the mighty name of Jesus, our only Lord and Savior. Amen and amen. Okay. Halos isang taon na
isang taon ng mahigit simula ng pumutok itong pandemic. At hanggang sa ngayon ay wala pa rin linaw ang ating vaccine, dahil hanggang ngayon ay marami tayong nababasa na negative issues about vaccines. Okay? Anyway, balik tayo sa ating message. Nais ko pong magkaroon ng linaw sa ating lahat ang tungkol sa tribulation period and the rapture. No? Marahil ang iba ay alam na ito. Pag-aralan po natin. Ito po ang aking pagkaunawa at ito po ay mula sa salita ng Diyos at hindi po sa pansarili kong kaalaman. Kung sakali po at may nakita kayong mali sa aking nasabi o naituro, sabihin niyo po ako at willing naman po akong makorek. Okay? Pwede po kayong mag-react, mag-comment. Tulad niyo rin po ako, nag-aaral din ng salita ng Diyos. Okay? So walang nakakaalam kung kailan magra-rapture. No? Ito po yung pagkuha o pagdagit sa mga mananampalataya. No? Ito po yung binabanggit ng Panginoon sa Matthew chapter 24 verse 36 at sa Mark chapter 13 verse 32. Okay? Babasahin ko po, no? Matthew 24 verse 36, sabi po ng Panginoon, "But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heavens, but my Father only." Mark chapter 13 verse 32, sabi po, "But of that day," sabi ng Panginoon, "and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father." Okay? So wala pa pong nakakaalam kung kailan magra-rapture. Yan po ay matagal ko nang iniintay rin, no? Ito yung ating blessed hope. No? Nais ko pong malaman nating mabuti na ang rapture ay mangyayari bago pa po mangyari ang tribulation period. Okay? Ang rapture ay isang kaganapan na kung saan ang Panginoong Jesus ay lilitaw mula sa langit. Sa pagtunog ng trumpet, lahat ng mananampalataya ay iiwan itong mundo. Maging ang mga patay will receive their resurrected bodies. At tayong mga buhay ay iiwan natin itong mundo in the twinkling of an eye. Sa isang kisap mata, sa isang iglap, ay lilisanin natin itong planet Earth. Okay? Ang malinaw na description sa pangyayaring ito ay mababasa natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18. Okay, babasahin ko po. "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." No? So ang mauna yung mga mananampalataya na patay na. Sinasabi po na, "And the dead in Christ shall rise first." 17, "Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." Okay? So tayong mga buhay po na nasa lupa, tayong buhay ay aakyat sa langit, sasalubungin natin ang Panginoon. No? Sabi nga ni Brad Arnold na ano kaya ang pakiramdam ng lumilipad paakyat sa langit. No? 18, "Wherefore comfort one another with these words." No? Palakasin natin ang ating sarili at huwag tayong panghinaan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Okay? Tama? So take note po ninyo na ito ay mababasa rin natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50 hanggang 58. So ang malinaw na pangyayaring ito ay yung mga hindi nakakakilala kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, no? Ayun po yung mga may iwan. Okay? Ang rapture ay isang short transition period lang. Ang mga Antichrist ay magkakaroon ng seven years, treaty. Ito yung covenant o kasunduan sa maraming mga bansa concerning the city of Jerusalem. Sa kasunduan na ito, dito na mag-uumpisa ang 7-year tribulation period. No, mababasa natin ito sa Daniel chapter 9 verse 27. Sabi po, "And he shall confirm the covenant with many for 1 week." 1 week na binabanggit ay 7 years. "And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease, and for the overspreading of
abomination, he shall make it desolate, even until the consummation, and that detriment shall be poured upon the desolate. So the Bible declares in 1 Thessalonians chapter 1, verse 9 hanggang 10, sabi pa, for they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. 10, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. No? Ang mga totoong mananampalataya ay hindi makikita ang pot ng Diyos. Tama? True believers in Christ will not see the wrath of God. Sabi po sa verse 10, no? And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus. No? Sabi po, which delivered us from the wrath to come. So malinaw na wala na ang mananampalataya, no? Wala na pong mananampalataya, wala na tayo sa oras na mag-umpisa ang poot ng Diyos, yung kanyang galit, no? Yung rapture, wala na tayo, because God will deliver his own people before the time of wrath begins. So kung may alinlangan kayo sa verse na yan patungkol sa poot o wrath sa panahon ng kapighatian, the wrath of the tribulation period, ang Revelation chapter 3 verse 10 ang mag-aalis ng ating mga doubt sa alinlangan. Pabasahin ko po sa inyo ang sinasabi ng Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 10. Because thou hast kept my words of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. No? So malinaw po, kung maaalala po ninyo na bago magkaroon ng destruction of Sodom and Gomorrah, tinanong ni Abraham ang Diyos, no? Si Abraham, tinanong niya ang Diyos. Sabi ni Abraham sa Genesis chapter 18 verse 23, wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Lilipulin mo rin ba ang mga matuwid kasama ng mga masama? Tanong ni Abraham, no? Sa Panginoon, sa Diyos. The answer then was no. Dahil bago pa mangyari na umulan ng apoy sa Sodom at Gomorrah, ay pinaalis na ng Diyos si Lot and two of his daughters, no? So ito pa. Bago mangyari ang Great Flood, si Enoch ay kinuha na ng Diyos. No? Maikukumpara natin dito ang rapture. Si Noah ay pinaghanda na ng Diyos, no? Tatanda niyo yung baha, no? Si Noah. Pinaghanda na ng Diyos 1 week before the rain. Bago pa umulan at bumaha, ay pinapasok na ng Diyos si Noah sa arko. Okay? Mababasa natin sa Genesis chapter 7 verse 9 hanggang 10, no? Sabi po, there went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah. Verse 10, and it came to pass after 7 days, no? Matapos ang 7 days na preparation na ginawa ng Noah, that the waters of flood were upon the earth. No? Saka bumaha at namatay yung mga hindi nananalig sa Diyos. Okay? At sa verse 16 ng Genesis chapter 7, sabi po, and they that went in male and female of all flesh, as God had commanded him, and the Lord shut him in. Okay? Ang sabi, the Lord shut him in. Inilagay ng Diyos sa safety si Noah at ang mga sakay nito. Okay? Saka umulan. So mababasa natin sa Revelation, itinuturo sa atin na magkakaroon muna ng rapture. Diba? Rapture is before the tribulation. Wala na ang church. Ang chapter 2 hanggang 3 of Revelation ay binubuo ng 7 letters to 7 churches. At sa chapter 4 ay mababasa natin ang pangyayari na tulad sa rapture na pinagdaanan ni John. No? Sinasabi sa Revelation chapter 4 verse 1, after this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. So ang tribulation period o yung panahon ng kapighatian ay mababasa natin na nagsimula sa Revelations chapter 6 hanggang Revelation chapter 19.
at hindi na binabanggit ang iglesia. So nakita at nabasa natin ang mga saksi at nabasa natin ang mga saved during the tribulation. So ganun pa man, walang nabanggit na na saved bago magsimula ang tribulation. Bakit? Wala na. We are already gone. No? So ngayon, naririto pa tayo. Naririto pa mga mananampalataya. Ibig sabihin, hindi pa nag-uumpisa ang tribulation. No? So kahapon ngayon, nag-chat kami ni Brother Arnold na pag-usapan namin ang patungkol sa vaccine at sa nangyayari sa atin ngayon patungkol sa COVID-19. So tandaan natin na hindi pa ito ang tribulation dahil hindi pa natin nararanasan ng Great Tribulation. No? Hindi na natin mararanasan ng Great Tribulation sapagkat nag-rapture na. No? Hindi natin mararanasan ng kapighatian. Mauuna muna ang rapture bago ang tribulation. Ibig sabihin, nawala na ang mga mananampalataya sa lupa bago pa dumating yung panahon ng kapighatian, no? Yung Great Tribulation. At ito pong vaccine ay hindi po ito ang mark of the beast. Dahil ang sinasabi sa banal na kasulatan, ang mark of the beast ay sa noo ilalagay o sa kamay itatatak, ilalagay, no? Tandaan natin, hindi rin tayo malalagyan ng mark of the beast dahil wala na tayo. Okay? Nag-rapture na. Kasama na natin ang Panginoon. Nasa langit na tayo. Amen? So, yun po. So, huwag po kayong mag-alala. Hindi pa tayo nakakaranas ng Great Tribulation. Although, pandemic, no, maraming mga problema, maraming mga pangyayari na hindi natin maiiwasan. Maraming tinatamaan ng sakit, ng pandemic. Pero tandaan natin, hindi pa ito po ang tribulation. Hindi ito tribulation. Dahil hindi natin mararanasan ang tribulation dahil magra-rapture muna. So lahat, kukunin muna ng Panginoon ang kanya, no? Yung kanyang mga mananampalataya, lahat ng mga ligtas, lahat ng mga saved, kukuhain, dadagitin, iaakyat sa langit, sasalubungin natin ang Panginoon. Okay? So tandaan natin, na hindi pa po tayo dumaranas ng Great Tribulation at hindi po natin mararanasan ang Great Tribulation. Okay? Pag nag-rapture, kasama na natin ang Panginoon at tayo po ay nasa langit na. Okay? Nandun na tayo sa ating mansion. So, iiwanan ko po sa inyo ang Matthew chapter 24, verse 30. Dito po ako magtatapos. Okay? Ito po ang aking last verse. Babasahin ko po. Sabi po sa Matthew 24, verse 30, "And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory." Okay? Yan po ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 24, verse 30. Ulitin ko po, "And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory." Amen? Amen. Okay. Shall we come to the Lord in prayer? Let us bow down our head and close our eyes. Most gracious Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, through the power of the Holy Spirit, Lord God, salamat po sa privilege na nakapag-aral po kami, nakapag-atid na yung salita. Salamat po sa inyong mensahe na naihayag niyo yung umaga. Salamat po sa katotohanan na yung mga anak ay hindi makakaranas ng kapighatian. Salamat po. At sa mga paghihirap sa Great Tribulation. Dahil bago pa po ito mangyari, ay dadagitin mo namin yung mga anak. At sa iyong pagbabalik ay sasalubuhin ka namin sa iyong pagbaba mula sa langit. Tunay nga po, Lord God, na sa pagbabalik ng Panginoon ay wala pong nakakaalam. Kaya ang aming samo at dalangin ay datnan mo po kami nagpapatuloy sa iyong gawain at sa iyong iglesia na naihayag po dito sa lupa. Patuloy mo po kami panubayan at gabayan at ingatan
Ingatan at hawakan ang aming buhay upang sa aming paglakad dito sa mundong ibabaw ay ikaw lamang mapapurihan at madakila sa aming buhay. Guide us, Lord God, as we continue to live our life according to your mighty will. Turuan mo kami, Lord God, na matutunan na magkaroon at maglaan ng oras sa pag-aaral po ng banal na salita. Tulungan mo po kami na maging matatag at mapagtagumpayan ng lahat ng gawa ng kalaban. Patuloy pong gabayan at patnubayan ng iyong iglesia at patuloy po na maihayag ang iyong salita at gamitin na po ang bawat isa. Maihayag po namin ang Great Commission. Dalangin ko po rin na pagkalaoban mo kami ng pastol na mamumuna po sa iyong ubasan. Lord God, dalangin ko po ang divine protection na ipagkalaob po sa amin. Keep us safe, Lord God, at salamat din po sa bawat isa na nakasama namin sa iyong mensahe na naihayag ngayong umaga. Dalangin po namin na mapaglingkuran ka ng buong puso at naayon sa iyong kalooban. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Dalangin ko po, Panginoon, na mapaglingkuran ka namin ng buong puso at naayon sa iyong kalooban. Minsan kami po ay nahatak ng mundo at napaglalangan ng kalaban. Patawad po, Panginoon, sa aming mga kasalanang nagagawa. Tinisin mo po ang aming mga maruming puso at isipan. Ingatan at gabayan mo rin po ang bawat mananampalataya. Maging ang aming mga magulang, asawa at mga anak na malayo po sa aming piling. Maging ang bawat kapatiran po na may karamdaman ay patuloy pong pagalingin na yung mapagpalang kamay. I-bless ang bawat gamot kanilang iniinom upang maging kagalingan ng aming lupang katawan. Ingatan mo po kami, Lord God. Lukuban mo po kami ng iyong banal na dugo at ingatan, Panginoon, sa pandemic. Bigyan mo po kami ng tamang isipan upang sa bawat sandali ng aming buhay wala po kaming naisin kundi ang maglingkod sa iyo ng buong puso at mamuhay po ng naayos sa iyong kalooban. Proteksyonan mo po, Lord God, ang trabaho ng iyong mga anak. Patuloy mo pong i-bless ang pinagmumulan at pinanggagalingan po ng iyong biyaya. Sa ilaman po ang kapurihan at ang kalwalhatian dahil ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen. 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 To God be all the praises and glory. Mabiyayang umaga po sa inyong lahat. Enjoy your weekend. Be a blessing. See you sa Tuesday para sa ating pulong panalangin. Okay? February po, wala akong matanda na celebrant this February. Kung meron man, lumitaw ka para mabati ka man lang. Sina? Meron po bang February? Wala, no? Kung wala, ay salamat po sa mga patira na aming nakasama ngayong umaga. Salamat po sa inyong pakikinig at yung tumingkilik po ng ating live streaming. Magandang umaga. God bless you all. See you sa Tuesday. Amen. Amen.